Hello mga ka-construct, welcome muli sa Axial Engineering. Ang topic natin ngayon is how to derive labor cost for jointing of ceiling per square meter. Actually, ito ay in relation and in connection na rin dun sa nauna nating topic na labor cost at saka material cost per square meter ng ceiling. Binukod ko to kasi may purpose ako kung bakit ko ito ibinukod. So, before I proceed, paki-subscribe, paki-like, at paki-share. Okay. So, after the installation of boards and frame, ang last phase sa ceiling works ay yung tinatawag na jointing at sanding. So, that is prior to painting. So, ganyan ang sistema ng ceiling works. After the installation, ang kasunod ay painting na. Pero bago mag-painting, medyo jointing muna yan. At kalimitan, ang jointing ay ibinibigay yan sa mga nag-install. Okay? So, kalimitan, ganon. Pero may mga cases kasi, kaya nga nagawa ko ng bukod na video regarding this item of work is because based on my experience, especially on high-end projects, oftentimes painting of ceiling is being rejected because due to poor jointing. Kaya nagkakaroon ng conflict. This leads to the conflict between the ceiling and the painting contractor. So, kaya nga para ma-avoid ito, ang ginagawa namin, ako doon sa mga nagdaan kong project, ibinubukod ko yung costing niyan para pwede kong idagdag yan doon sa painting works at i-exclude ko na lang siya sa nag-ceiling installer. Okay. So, yan ang reason na. So, pwede mo siyang gawing separate na item of work or pwede mo rin isama. Ang purpose na ngayon is magkaroon tayo ng idea kung paano ba dinidrive yan para yung cost, kung maging argumento man, madali nating ibawas o idagdag. Pwede nating i-deduct doon sa nag-install ng ceiling at idagdag na lang natin doon sa nagpe-painted. So, yun ang purpose nito kung bakit ito ginawa. Okay, so let us now proceed to the derivation. Actually, simple lang. Ang productivity rate ng jointing, ito sa lahat na to, may it be gypsum, may it be yung Pison board, fiber cement board, o kung ano pa mang mga klase ng boards na ipinakabit sa ceiling, ayan yung mga 0.8 man-hour per square meter to as high as 1 meter. Itong 1 man-hour per square meter, medyo ano na yan, talagang maano na yan, sagad na yan. Kasi pag tumaas pa dyan, if higher than 1 man-hour per square meter, so very slow at saka hindi na ideal yung ganung productivity. So malulugi na nagpapatrabaho. Okay, so ito yung aking derivation ng labor cost for jointing. Yan. So, yeah, labor cost for jointing. Yan. I-multiply mo lang yung 0.85 man hour na yan. Per SQM yan, ha? Per SQM. Okay. Per SQM. Yan, per SQM. I-multiply mo lang siya ng salary rate. Kung ang salary rate ay 550 or 600, pwede sa lugar, divide mo lang siya sa 8 hours. Yan ang lalabas. So, 58. Or you could use it. 60. Tapos ngayon, i-multiply mo yan sa 1.2. Kung ipapakontrata mo siya, ipapakyaw mo, i-multiply mo sa 1.2 or as high as 1.3. Yan ang lalabas ngayon, 70. So, pwede mo siya ngayong idagdag. Ang amount na yan, pwede mong idagdag sa labor cost ng installation or pwede mong idagdag sa painting. So, doon sa nagdaan nating video, ang ating napalabas ay 210 pesos per square meter. Yun ang labor cost ng installation. So, idagdag mo lang yan. So, lalabas ay 280. Yan na ngayon ang cost ng ceiling installation. Bale, ang mangyayari, for flat ceiling, yan, ang magiging labor cost
magiging labor cost ngayon, labor cost ang labor cost equals ngayon sa 280 per PHP per SQL. Kaya na ngayon. Pag flat ceiling lang yan. Okay. Yan ang labor cost ko. Ito na. So, sana may natutunan kayo mga kakonstruct. Kaya ako ito ginawa para kung sakaling ayaw mo, ikaw ang magsusupervise o ikaw ang mangungontrata ng painting. Let's say, pag painting ka, pwede mong kunin yan, yung amount na yan, at i-deduct yan doon sa labor cost ng yung installer. Halimbawa, ang installer, sabihin na natin, ikaw ang supervisor ng project. Sinabi ng subcon mo, kukunin ho namin yan ng 300 per square meter ang ceiling installation kasama na ang jointing. Kaya ang gawin mo na lang, hindi, ibibigay ko na lang sa'yo ng 210 or 220. So, yung jointing iiwanan na natin sa painting sa kanya na yon para maiwasan yung tinatawag na conflict. Kasi malimit nga naman, katulad ng karanasan ko, nare-reject ang trabaho ng painting dahil sa poor jointing. So kung kaya naman ng installer na mapaganda yung jointing, sige, ibigay niyo sa kanila yung costo niya. Ito ay binigyan ko lang kayo ng idea na pwede pa lang ihiwalay ko. Sa karanasan ko mas mainam ipasama sa painting yan kasi minsan may mga kliyente talaga na masaselan. Ang testing talaga pag high-end project, ang testing talaga ng painting works ay sa gabi. Iniilawan niya ng fluorescent palapad. So makikita mo yung kabuuan ng flat ceiling ngayon. Doon mo makikita kung wavy, kung may mga, ang term namin is bulbulin, pero malimit, nakikita yung dugtungan ng ceiling at saka yung pinag-screwan. Part nyo ng installation. Concern nila yun. Kaya nasa sa inyo yun kung gusto nyo isama or hindi isama sa labor cost ng installation. At kasi nga may idea na kayo na kapag ka labor cost ng installation, it's frame, board, plus jointing. So basically, dito maglalaro yan pag flat ceiling. Pagka naman may mga cove yan, may mga design, so medyo tataas yan, syempre. Tataas yan yan. Pero at least may idea na kayo kung paano deliverin. So sana ka-construct, mga ka-construct, may natutunan kayo ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat.